doctor o pwede ka na umuwi sa bahay mo. E ngayon, syempre, pag uwi mo sa bahay, paano mo alagaan ang sarili mo? Diyan ako pumapasok. Yung bang home treatment, paano mo alagaan ang sarili mo para hindi lumala ang sakit mo. Kaya ito rin po, magpa-check up kayo sa doktor. Ano mang sakit na nararamdaman nyo, magpa-diagnose kayo. Meron silang iba't ibang diagnostic test, nandiyan MRI, X-ray, blood test, para malaman. Kasi minsan yung simptoma pare-pareho. Kaya lang, iba-iba po yung pinanggagalingan ng sakit nyo para hindi kayo magkamali sa panggagamot sa sarili nyo, magpa-diagnose kayo sa doktor, iwasan natin ang self-medication. At ako po, ang sabi ko, education is better than medication. Kaya people perish because of lack of knowledge. Kaya sabi ko, magbasa kayo ng mga libro, yung ating Healing Wonders of Water, Natural Remedy Encyclopedia, magbasa po kayo para malay nyo, kung para alam nyo kung ano dapat nyo gawin sa inyong karamdaman, no? May halaga nga po yung ating Natural Remedies Encyclopedia, 4,800. Yung Healing Wonders of Water natin, 775. Yung Health and Home Magazine natin ay 1,500, no? So, ngayon ay ating topic ngayon ay tungkol dito po sa tinatawag po natin na ubong tuyo. Kasi meron akong inaanak, tinatanong niya, ano daw po yung maganda pag tuyong-tuyo yung ubo mo? Generally speaking po, yung ubo, ito ay perfectly normal, no? Kasi ang ubo, ito ay tumutulong para maklear ang lalamunan mo sa mga plema at mga irritants. Ang coughing, ito po ang pag-ubo, ito yung maaring ito ay symptomatic ng number of condition tulad ng allergy, viral infection or bacterial infection. Kaya yung cough, ito ay condition associated ng respiratory tract infection. Sometimes, ito ay related yung pag-ubo mo. Minsan, hindi dahil sa mesa at merong respiratory problem ka. Minsan, yung pag-ubo, yung tuyong ubo, it kahit na 1 year old, merong ganito, yung tinatawag natin GERD, yung gastroesophageal reflux. Ito po yung cause ng ubong tuyo. Ito pong ito pong GERD na ito, ito yung common symptom ng acid reflux. Ito yung heartburn na tinatawag. Meron kang burning sensation sa lower chest mo at middle abdomen. Ito pong ano na to, itong acid reflux na to, ito yung po yung long-term condition na yung stomach content mo, yung acid sa chin mo, umaakyat dito sa yung esophagus. Resulta, nagkakaroon ka ng dry cough, no? Kaya po ngayon, paano natin gamutin itong mga dry cough na to? Maaring galing sa talagang ubot sa sipon talaga, sa allergy or sinus infection, o kaya sa GERD, no? Kaya iwasan din po natin, minsan mga merong, iwasan natin over-the-counter medicine. Kasi yung mga, yung anything na merong kang ubo, magpa-check up ka. Anong klaseng ubo meron ka? Bacterial infection ba yan? Yan ay viral infection ba yan? Yan ba due to allergy? O kaya ito ba ay galing sa GERD mo or acid reflux mo, no? Kaya merong mga home remedies ang gawin mo. Huwag ka muna agad bibili sa butikan, mga over-the-counter. Yung over-the-counter medicine, iwasan nyo muna yon. Gamitin mo muna itong home remedies, baka makatulong ito sa'yo. Una, damihan mo yung tubig na iniinom mo. Kasi po yung tubig na iniinom mo, yung huwag kang inom ng tubig na malamig pag meron ka tuyong ubo. Kasi yung tubig na malamig, nakakapagpatuyo ng lalamunan. Mas magandang inumin mo warm water, no? Ito kasing warm water, ito'y natural na expectorant. Ito'y pampalabas ng plema at para yung tubig na iniinom mo magiging clear, o kaya magiinom kayo ng sabaw na halimbawa sinabawang sinigang na ano na chicken o sinigang na fish, ganon. Kaya damihan mo, bawa maglaga ka ng malunggay, lagyan mo lang ng bawang, sibuyas, kamatis at itlog. Yon. Yan masarap po yung malunggay na sinabawan na malunggay. Pwede mo lagyan ng luya, lagyan mo ng kamatis, sibuyas, tapos lagyan mo siya ng
itong kamote. Ako, linalagyan ko na. O kaya gabi, no? Sabaw yan. Maraming sabaw pagka meron ka, walang mantika, huwag kang magigisa, ano? Tapos, damihan mo yung fresh fruits and leafy vegetable. Ito pa, damihan mo yung citrus fruits mo tulad ng orange juice, calamansi juice, ganon. Kasi yung fresh fruit juices na to, ito po ay, o kaya lemon juice, no? Water, lemon juice, orange juice, huwag mo lagyan na asukal. Iwasan mo yung mga pagkain na nagpapalala ng madikit na prema, katulad halimbawa, ice cream, mga pagkain na mayroong sugary food, mga soft drinks, anumang pagkain gawa sa white flour, huwag ka mong kakain ng pandesal, tasty, huwag mo na yan, no? Tsaka iwasan mo muna yung red meat, huwag ka muna kumain ng beef, bawa hamburger, ganon, hot dog, iwasan mo na yan. Iwasan mo na yung mga caffeinated drinks kapag ka meron ka to yung ubo. Instead, itry mo yung ano, lagi ko pong na-encounter tapos yung balai ko sa Amerika, ang kanyang ginagamot, nakita ko yung milk, nilalagyan niya ng honey, no? Warm water with honey, ito yung natural expectorant. Yun ang kinang, para sa kanya, nakita ko sa kanya yun eh. Yung milk, tapos nilagyan niya ng honey, tapos ininom niya, yun daw mga excess mucus sa chest niya, ito ay lumalabas. I-try nyo, baka effective sa inyo yun, ano? At saka kung naninigarilyo ka, mag-stop kang mag-smoking. O kaya kung di ka man naninigarilyo, yung mga naninigarilyo sa paligid mo, iwasan mo. Kasi nakaka-irite yan sa mucosa ng respiratory tract mo, kaya dumadami yung phlegm, pero tuyong-tuyo naman. Huwag kayong iinom ng alak. Kaya pagka meron kang dry cough, huwag kang inom ng alak. Kung malak pagbata naman, damihan mo yung tubig. Alam mo yung, kung nagpo-formula sila, yung tubig na gagamitin nyo, malaking tulong yan, ano? Ina-advise po, ang sabi, meron mga dietary advice para ma-eliminate yung ubo mo. Kasi po yung ating pagka-healthy ang immune system mo, mapiprevent yung ubo mo. Kaya, di ba, lagi ko sinasabi na tayo po ay mag-take ng vitamin C pagka may edad na tayo. Alam mo, ang vitamin C, ito po ay protection sa ating immune system. Alam na alam mo yung taong humina ang kanyang immune system, sinipon at inubo siya, no? Pag sinipon, inubo ka, palatandaan na mahina na ang immune system mo. Kasi po ang vitamin C, nag-i-increase yung production mo ng infection, fighting, white blood cells, and antibody. Tumataas yung level ng interferon mo, ito yung antibody na piniprevent niya ang pagpasok ng mga viruses at bacteria sa katawan mo. Ngayon po ay dadako tayo ulit dito sa ating pinag-uusapan paano ano, lumabas yung plema. Alam mo, alam natin na ang honey ay isa pong nagbibigay ginhawa ito sa kalusugan natin. Kaya po, di ba, kilala natin yung honey na ito po yung malaking tulong talaga sa kalusugan natin. Kanina, ang sabi, milk with honey. Ngayon, minsan kahit na honey lamang, pure honey, pigaan mo lang ng kalamansi, tapos inumin mo na siya, sundan mo siya ng hot water. Itong pag-inom ng honey, ito yung meron siyang analgesic property, pantanggal ito ng mga dumidikit na plema sa mucous membrane, at nakakaginhawa po, meron siyang antibacterial property, nakakatulog sa ubo, sanhin ng bakterya. So yung honey, isang kutsara ng honey, pigaan mo ng isa o dalawang kalamansi, subo mo na agad, tapos sundan mo siya ng mainit na tubig. O kaya luya. Ang luya, sa labat, di ba? Maghiwa ka ng salabat, ganon, malaking tulong po ito sa inyo, no? Itong salabat na ito. Mariting, magustuhan din ito ng mga bata, ang luya nga, nakakalis ng paglalaway eh, at saka ito'y pampalabas ng plema, at pampaluwag ng plema. Ako po, ang ginagawa ko, pag tuyong-tuyo yung plema ko, maghiwa ako ng luya,
ginagawa ko siyang chewing gum. Tapos, nginunguya-nguya ako. Tapos, nilulunok-lunok ko yung katas nun. Malaking tulong po yun. Lalo na po pag makatilalamunan mo, maghiwa ka lang ng ano, ibaunin mo ako, nilalagay ko sa maliit na bote. Ayan, hanggang pagka wala nang maganda pa yung sa hyperacidity pag sinisikmura ka, no? O kaya tubig na may asin, na may suka, sa isang basong tubig na maligamgam, lagyan mo siya ng kalahating kutsarita ng asin, isang kutsara ng suka, kalahating kutsarita ng baking soda, haluin mo mabuti, minumumog ko to 5 beses sa isang araw. Nakakalis ito ng mga bacteria toxin na nagpapalala ng ubo at plema yung mga bacteria at toxin. So, para matanggal yung bacteria at toxin, yung isang basong tubig na maligamgam, isang kalahating kutsarita ng baking soda, kalahating kutsarita ng asin, isang kutsara ng suka, imumugbo yun 5 times a day. No? Very effective ito. Gawin mo yan. Isang ganda yun, yung pampausok, instant inhalation. Yung magpausok ka ba, nagpapaluwag ito ng tuyong ubo, no? Maglagay ka lang ng, ambawa, isang kalahating tabong tubig sa, ano, di ba meron tayong pampapainit ng kape? Nagpapainit tayo ng tubig para sa kape? Hayaan mo yung sumingaw, langhapin mo yon. Ito po'y maganda, itong usok na to, merong pulong tubig. Ito po, magsaklob ka ng tuwalya, magsaklob ka ng tuwalya para siguradong maamoy mo yung usok. Siguro dahil mo, ano, hindi ka mapaso, ano, o yung bata, hindi mapaso. Ito pong steam na to ay malaking tulong. Tsaka maligo ka ng maligang, kung baby, o ikaw mismo, kung bata, o ikaw mismo din, maligo ka ng maligamgam na tubig. Ito'y nakakapagpaluwag ng paghinga, yung airway, tinatanggal ang plema sa lalamunan at baga, iwasan mo lang mapaso, ha? O makakatulong po ito. Inuulit ko po, yung pwede kang uminom ng hot milk, imix mo yung honey or ginger. Maganda rin na hot water, lagyan mo ng ginger at honey. Nakakalakas ito ng immune system, panlaban sa flu and bacteria. Pag meron kang sipon at ubo, iwasan mo munang kumain ng mga fried food, mga oily food, nag-i-increase ang natural production ng sputum sa chest mo yan. Iwasan mo yung mga keso, ha? At saka gawin mo din dito po sa Healing Wonders of Water po natin. Dito po nakalagay po sa Healing Wonders of Water natin. Pag meron kang sipon at ubo, ibabad mo lang yung paa mo sa hot water. Meron malamig na tuwalya sa ulo, may mainit na tubig sa paa. Nakakaalis ng congestion ng lungs pag ibinabad mo yung paa mo sa mainit na tubig 30 minutes. Lalo na kung sasabayan mo siya ng fomentation. Yung fomentation, magpakulo ka ng tubig. Pag kumulo na yung tubig, ilagay mo na sa planggana yung kumulong tubig. Kumuha ka ng 2 tuwalya, yung bath towel, ipagdikit mo, tapos i-fold mo into half, tapos i-roll mo, tapos hawakan mo sa magkabilang dulo, ilublob mo yung gitna sa mainit na tubig. Hilain mo para mapiga mo yung tubig. Kumuha ka ng tuyong tuwalya, ibalot mo pa hindi ka mapaso, ilagay mo sa baga mo, sa dibdib mo, sa chest mo, paluluwag yung mga accumulated mucus. Ito po kasi nag-improve ng circulation ng dugo sa baga, na napapabilis ang paglabas ng mga plema. Para yung mga tuyong ubo mo, mabigat sa dibdib yan eh. Ginawa ko po yun sa manugang ko. Doktor yun ah. Talagang 24 hours on duty niya. Grabe yung ubo niya. Nag-iinom na siya ng antibiotic. Ang bigat-bigat sa dibdib. Hindi makalabas yung plema. Sabi ko sa anak ko, gawin natin yung fomentation. Alam mo, pag may ubo sila lahat, anak, apo ko, sanay na sanay yung mga bata. Mami, fomentation. Sabi, Lola, fomentation. Yung aking binan, ayong palang, yung aking balae, grabe yung ubo niya. Sabi ko, check, gawin mo yan. Kaya mahal ng mga binan niya, yung anak ko, kasi pag mayroon silang sakit, binababad ang paa sa mainit na tubig, binalagay sa mainit na tubig, yun ang
yun ang natural na paraan, yung hands-on ka, nafe-feel nila na nag-spend ka ng time, hindi yung, oh, ito tabletas, inumin mo siya. Eh, tatlo silang magbibilas. Yung aking anak lamang, ang paborito nila, kasi pag nagkakasakit sila, napapaginhawa ng anak ko yung pakiramdam nila, pinupunasan sila, ini-esteem sila, ganun ang ginagawa niya. Kaya po, may tumagambit, mabisang paraan na maganda relasyon mo sa yung mga in-laws, no? Sa Diyos. Magandang umaga po ako, si Ma'am Rose na nagpapaalam, nawa po ang pagpapalapat nubay ng Diyos sa sumaten sa buong maghapon.